Yon, what's up? Kamusta mga tol? Katapos na lang Holy Week, so let's go back to work again, okay? So may order tayo ngayon ng GEQ. This is going to Zamboanga. So right now, i-demo ko na lang din at the same time while testing this. Okay? So ito yung unit ko na isa sa baba, naka-connect sa RBE. Pero ito for testing lang talaga ng kanyang mga features, okay? So ito si GEQ, Brad. So again, yung left knob niya, ito yung sa kanyang volume, no? Okay? And then, ito rin yung kanyang settings. Pag click mo siya, makita mo dito yung mga blink, no? So malalaman natin kung anong frequency ang mabaguhin natin. Okay? At yung right naman sa taas dito, ito naman yung magbo-boost, no? Or magbababa ng frequency na yan. Okay? So ito naman sa baba, ganoon din siya. Pag na-click mo siya, ito rin yung parang yan, gumagalaw, oh. Ito yung sa kanan. At sa baba. Okay? Pero yung purpose talaga na sa baba is ito lang. Ito kasi pwede siyang volume, pwede siyang movement, no, ng ating EQ. Okay? So, dito pala sa A definition niya, no? So, ito yun naman yung sa kanyang noise suppression. So, right now, no? Naka negative 9 dB tayo for noise reduction. So, meron siyang settings na. Pwede mo siyang baguhin. Pag connect natin itong A definition. Ayan. So, sorry. Ayan. Pwede natin baguhin ito. Taas. Kung ilang negative ba yung ano natin. Ilang noise reduction ang kailangan natin. Of course, pag masyadong matmaba yung noise reduction, nakaka-affect din siya sa ating audio. Let's say, ano lang tayo. Point. Negative 3 lang. Okay. And then, ito naman yung sa pagsisave ng ating, baba, nag-set mo kayo for rock, for different types ng, ano natin, ng EQ. So, ito naman yung pagsisave, pag-recall. And, mayroon na yung button sa bypass, no? Kung i-bypass lang natin yung EQ natin. On, off. Okay. Pero, the best way kasi dito, Brad, is to connect to na computer, no? So, meron siyang PC connect dito using this USB. Yung USB na, Brad, kasama na yan sa package. Okay, so di na kailangan bumili. Saka yung software naman sa computer is included na rin sa may box natin, naka-CD siya. So kung wala kayong CD, dinownload ko na yung software. So pwede nyong hingin sa akin yung software niya. Sisend ko na lang sa inyo sa FB. Okay? So demo tayo ng, sa PC naman. Okay, so yung setup natin, guys, is yung audio source natin galing sa ating laptop. Naka-Bluetooth siya, papasok sa ating mixer. Okay, yung Mix FBX6 natin. Tapos sa FBX6 natin, yan, naka-connect naman ito, papasok sa ating GEQ. Okay, ito yung likod niya. Pwedeng RCA, pwedeng PL, pwedeng XLR connection. Tapos naman yung ating again, out mula sa ating EQ is papasok sa ating RAX. Okay, sa RAX 4 natin, sa channel 1 and 2. Okay, and then, yun lang. So, wala akong ginamit na crossover. Hindi ako gamit ng RBE. Wala akong booster. So, this will be full range, no? Yung both columns natin, yung left and right columns natin will be in full range. Ganun na rin yung ating subwoofer na 12-inch. Full range lang siya. So, medyo matigas yung sub natin. Hindi siya ganun gumagapang. Okay? So, once na na-connect natin yung USB natin, papasok sa ating laptop, okay? So, open natin yung software. By the way, guys, merong 2 variant nito, no? Ang kinuha ko lang is one channel na graphic equalizer with spectrum analyzer. Merong dual nito, yung dalawang spectrum yung gumagana. Pero ang binili ko, pinibenta ko sa inyo ngayon is only one lang right now. So, may demand siguro later on, ang dalawang, kailangan ng dalawang EQ sa isang panel lang. So, maybe soon, later, we don't know. Okay, so again, back to the demo, no, sa computer natin. So, ito yung software niya, Digital EQ. Okay, so by default, zoom natin. Okay, so by default, no, naka-Chinese siya. Okay, ito, Chinese, yan, characters. So, ito lang kiklik natin, English. Okay, yan. So, makita mo dito, meron tayong upper channel 1. Pero ito, Brad, sa atin, yung left and right natin, andito na yan parehas kung yung settings sa taas. Okay, yung channel 2 dito, sa baba, again, yun is kapag dual channel yung gagamitin natin na GEQ, maybe in future. So right now, since ito lang kailangan natin, click muna natin yung unlink. Yan. So
as you can see, pag click mo na yung unlink, ibig sabihin niya, status niya ngayon is naka-link na. Okay, nag-green na siya. Automatic, madedetect niya na yung ginagamit natin GEQ is only one channel full range. Okay? Left and right. So, ito, naka-bypass na siya by default. Okay? So, dito naman sa parameters, no? So, for example, itong 1 to 10 na to, yan, 1 to 10, yan yung parameters na nakikita natin dito sa memory. Okay? Ito yung memory niya na 1 to 10. Okay, ito. Yan. So, ito yan, yung 1 to 10 dito. So, kapag kailangan mo baguhin yung EQ, halimbawa, mag-set ka na ng mga EQ parameters mo, no? So, ganyan, save mo siya dito, save 1 or save 2, yun na yun. Okay? Save 3. So, next time, pag di mo na kailangan ng computer, yun na lang, nakasave na siya dito. Okay? Pero, may isa pang, iset mo siya uli as flat lang, i-double click lang natin yung recall. Okay? Now, sa ano naman, sa may, So, dito naman pala sa channel natin isa. This is sa PC mode naman, ayan. So, halimbawa naman, yung tool na sinasabi ko noon, unlimited save ng presets, no? So, halimbawa, naka-save ka ng ganito, ganyan. Baguhin mo lahat dyan, yung mga parameters natin, yung EQ natin. Okay? Change mo, halimbawa lang naman, for demo lang naman to. Ayan, halimbawa, ganyan, naka-boost ka, naka-low ito. Ayan, halimbawa. Tapos, ito yung setup mo sa lugar mo, sa event mo. Bawa, let's say, sa gym, sa may basketball court, no? Daytime, ayan. So, save mo siya. Pwede mo siya i-save dito. Okay? So, gagawa ka ng program mo. Lagay mo dito, basketball, gym, tapos daytime, clear condition, no? So, save mo siya. Pag next time, pag in-open mo siya, kiklik mo lang yung recall, okay? Ito, double-click mo lang yung naka-save na file na yon, yung basketball na yon, automatic naka-save na siyang ganito. Kung ano naka-save doon, hindi siya nagre-reflect dito. So magkaiba yung saving doon sa EQ mo dito, which is in this left side, magkaiba din yung sa naka-save sa dito. Kung mag-isipin na natin itong PC mode, ito yung area kung saan ka magpa-perform, saan mo gagamitin, ba outdoor ng bahay or indoor ng bahay. Ito naman is yung EQ mismo setup. Magkakaiba ng genre yung ano mo, tugtog, kanta, vocals, pandisco. So, dito naman isa-save yun. Okay? Next. Ito naman yung noise, no? Nakareto, naka-negative 3 tayo, diba? Ayan. Naka-negative 3 tayo. So, sa computer natin, naka-negative 3 din. Okay? So, pag gagawin natin siya ng negative 2, o negative 4, negative 6 yan. So, pag, ayan, no? Naka-automatic na yan. Dito, ayan. Naka-negative 6 na din siya. Okay? So, balik natin sa negative 3 lang. O, negative 4. Ito naman yung volume. Pwede mo baguhin din dito yung volume, no? Okay. Pwede mo siyang i-mute dito. Pwede mo siyang i-bypass dito. Okay. So, isa pa pala, no? So, mas maganda sana kung laptop natin is touchscreen. So, kung kasi mag-touchscreen, ano mo lang eh. I-press mo lang dito. Up mo lang or down, ganun lang din dito, up or down, habang nag-soundcheck ka, nag-setup ka. So, pwede mo siyang kung touchscreen yung laptop mo, kung hindi naman, so, kailangan tayo gumamit ng mouse. So, sa mouse naman, no, pag gamit, sa mouse natin, is, pwede siyang click and then up and down lang, no, hold lang natin yung button dito, up and down. Or, click lang natin ito, tapos, middle scroll na lang tayo. Yan. So, pwede rin siyang ganun. Okay, so test nga tayo soundcheck. Gamit naman ng soundcheck natin to. With EQ na naka-play. Okay, so soundcheck tayo ng Dreams. So reset muna natin. Recall natin. Recall natin. Boost natin onto yung highs. Natin ang yung volume natin. But
Sige, mas the best to kapag naka-touchscreen yung monitors natin, ano? Okay, so babaan naman natin kung maramdaman natin yung pagbaba ng EQ. Ayan, nawala yung kalansing niya. Ayan, nawala yung EQ niya, no? Yung jig yung ano niya, kalansing. Para sa akin medyo okay na siya sa ano, sa actual, no? So kung gumagamit ka ng laptop, click mo lang dito pagkapag ka ng audio source. Pag may gusto mong baguhin yung yung kanta ano mo, EQ mo, click mo lang ito. Pwede ka lang mag-set dito. Hindi mo na kailangan yung muko at i-adjust yung ating GEQ. Dito ka na automatic habang nag-events ka, pwede mong baguhin directly dito. So let's say naman baguhin natin yung song. Next song tayo, medyo ano na, gawin natin yeah. So boost natin yung bass naman dito. Kasi nga tinasan natin yung boost kanina. Isa pa tayong ano, sound check. Vai, esse é o DJ Sekai produzindo mais uma no mundo de Narnia, tá? Fazia delirar, te chamava de gostosa, era mentira. Oh,
Grabe yung fighter natin. Alag na, kahit walang... Wala siyang crossover, maramdam mo yung soft pace niya. Okay, so yun lang yung demo natin, Brad. So, kayo nito. Kailangan ko yung pangalan ng customer. Ay, bro, ito. Si Mr. Herwin Ordonez, ano? Ng Kalawit, Zamboanga. So, ito na po yung demo. Hindi ko na send sa inyo Shopee. Ito na po yung mismong product na demo and presentation natin ng GEQ. If you're interested with this product, na available po siya sa Shopee. Same goes to other products natin. Ang PSC natin, nasa Shopee na rin. Na? Yung both black natin at yung silver natin. Nasa Shopee na siya at saka sa Lazada. And yung RBE natin. Thank you guys and hope you enjoyed watching this one and hope you can subscribe again to my channel sa YouTube natin for daily updates, not daily updates, no, for any product updates natin. So marami pa tayong i-review. Maybe this week we'll try my best, no, yung D25 natin, Black Ultima D25, meron tayo dyan na i-review. Ganun din yung ating FBX mixer, okay? And meron din tayong Rax 2 na order. Try kong isingit bukas, i-review yung Rax 2 na order natin, tsaka yung Pro 7500 natin na amplifier na class H. And thank you guys and see you in the next video.